Narito ang limang sikretong katangian para ikaw ay maging mayaman sa buhay. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Narito ang limang sikretong katangian na magpapayaman sa'yo. Ang una ay dapat palagi kang masaya. Alam mo ba na kapag palagi kang masaya sa buhay, ikaw ay makakamagnet ng maraming blessings. Sinasabi nga na, laughter is the best medicine. Yan ang mga motto ng karamihan sa atin. Ganun din sa sikreto ng pagpapayaman. Yan ang kasagutan o gamot sa ating kahirapan. Kapag palagi kang masaya, mas maraming positibong bagay kang magagawa. Kung ating oobserbahan ang taong mga sikat na tao ngayon, mga artista, mga vlogger, at iba pang mga sikat na tao ngayon, makikita mo sa kanilang aura at itsura na talagang sila ay masayang masaya sa buhay. Sila ay palaging grateful at palaging masaya sa kung ano ang naaabot nila. Sila yung taong palaging kontento na sa mga blessing na dumarating sa kanila. Alam mo ba na kapag meron kang katangian na palagi kang masaya, ikaw ay makaka-attract ng napakaraming blessing at kaperahan. Kaya dapat palagi ka lang masaya, ayusin mo ang iyong buhay. Kalimutan mo ang mga problema o nagpapabigat sa iyong damdamin dahil the more na palagi kang negatibo or galit, mas hindi ka makaka-attract ng yaman. Ang pangalawang sikreto na ikaw ay yayaman, ito ay ang katangian na palagi kang nagpapasalamat sa maliliit na bagay. Alam mo ba na kapag ikaw ay masaya sa bawat natatanggap mong grasya, maliit man ito o sabihin pa nating nakatanggap ka ng piso o kaya naman 5 pesos, masayang masaya ka na dahil may nagbigay sa'yo. Ito yung pakiramdam na feeling grateful ka. Alam mo ba na kapag palagi kang nagpapasalamat sa mga maliliit na bagay, mas maa-attract mo ang paparating na malaking biyaya sa iyong buhay. Alam mo bang naranasan ko na rin ito sa aking buhay. Noong ako ay palaging masaya at nagpapasalamat ako sa bawat ibinibigay sa akin ng aking pamilya, ng mga mahal ko sa buhay. Yung tipong kontento na ako sa kanilang inireregalo o binibigay sa akin. At habang ako ay nagpapasalamat at masaya sa kanilang regalo, mas marami akong naa-attract na blessing. Kaya dapat palagi kang nagpapasalamat sa iyong biyayang natatanggap. Kahit sabihin pa natin na ito ay napakaliit pa. Dahil kapag ikaw ay palaging nagpapasalamat, talagang susundan ka ng napakaraming grasya. Dahil gustong-gusto ng grasya na ikaw ay palaging nagpapasalamat at yun ang kaayon-ayon sa mata ng Diyos. Ang pangatlong sikretong katangian na magpapayaman sa'yo, ito ay ang hindi ka nakakaramdam ng worry or pagkakabahala. Alam mo bang nangyari na rin ito sa akin? Nung panahong hindi ko pa alam ang sikretong ito, palagi akong nagwo-worry sa mga bagay-bagay. Yung tipong gusto ko madalian, gusto ko agad-agad nangyayari. Pero mali pala, dahil ang taong yumayaman pala ay dapat relax lang. Dapat yung mood mo ay palaging relax. Kumbaga, halimbawa, meron kang ginagawang bagay ngayon at gusto mo agad tapusin. Subalit hindi mo ito natapos at na-frustrate ka at panay ang iyong reklamo. Diyan na papasok ang biyayang hindi mo matatanggap. Alam mo ba na kapag palagi kang nagre-reklamo, mas ang blessing ay lalayo sa'yo. Kaya dapat, relax ka lang, chill-chill kumbaga. Dahil kung mamamasdan mo ang taong mga sikat, mga artista, mga vlogger, or mga kilalang tao ngayon, parang akalain mo wala silang problema. Kahit ang totoo, marami talaga silang bit-bit na problema dito sa buhay nila. Hindi lang sila nagpapahalata. Kasi alam mo ba, the more na ini-embrace mo yung problema or worry, ay hindi ka makakatanggap ng grasya. Dahil naranasan ko na rin po yan. Noong panahong palagi akong nag-worry, gusto ko agad-agad may resulta agad. Yun pala ang malaking kamalian na ating kinalakihan sa buhay.
Kung tayo ay lumaki ng ganito, kayang-kaya pa natin itong baguhin. Ngayong narinig mo ang aking mga sinabi, kailangan gawin mo lang ang lahat. Kapag nagawa mo na ang lahat, ipaubaya mo na ito sa Diyos. At bahala nang ang Diyos ang maggawa ng resulta dahil siya lamang ang magbibigay ng tamang desisyon sa atin dahil nalalaman niya kung saan tayo makakabuti o makakasama. Kaya kung ano man ang resulta sa iyong buhay, ipagpasalamat mo. Ang mahalaga, ginawa mo ang lahat at ang makakaya mong tama. Kaya payo ko lamang sa iyo, relax and be calm. Darating sa iyo ang tamang oras o ang iyong minimithi. Huwag kang magmadali dahil lahat ng iyong pinapangarap ay nakasulat na ito sa aklat. Sinasabi nga na hindi pa tayo humihingi sa Diyos, alam na ng Diyos ang ating kailangan. Kaya huwag kang mag-alala dahil nalalaman ng Diyos ang iyong pangangailangan. Sa mabuti ka lang na tao, huwag kang mananakit ng iba. Ang pang-apat na sikreto ng pagpapayaman, ito ay ang huwag mong sasabihin ang plano mo sa ibang tao. Alam mo ba kapag may mahalagang plano ka sa buhay, lalong-lalo na kung private naman ito, huwag na huwag mong sasabihin, lalong-lalo na kung ito ay ang iyong ikakaangat sa buhay. Halimbawa na lamang nito, kung balak mong magnegosyo, magpatayo ng sari-sari store, o kaya naman gusto mong pumunta travel abroad, huwag na huwag kang magpo-post sa social media, o kaya naman magkukwento sa iyong mga kaibigan, o kaya naman sa mga naiinggit mong kamag-anak. Dahil alam mo bang, kapag once na sinasabi mo ang iyong plano, hinding-hindi po yan magkakatotoo dahil narinig na yan ng dark entities na nasa paligid mo. Alam mo bang, the more na sinasabi mo ang iyong mga plano, mas gagawa ng paraan na plano ang kadiliman. Gagawin niya ang lahat upang hindi matuloy ang iyong mga plano. At papasok ang mga black entities na ito sa mga taong mahihina ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Papasukan nila ang mga taong sinabihan mo ng iyong plano. At ang mga taong ito ay mananahan sa kanila ang inggit at galit sa iyo. Ang sasabihin pa nila, sana hindi naman ito matuloy sa kanyang biyahe. Sana all. Alam mo bang may mga taong ganyan? Sasabihan ka ng sana all, pero may inggit pala sa kanilang puso. Kaya nga tinatawag ang sana all, ito ay isang the evil word. Kaya kung ikaw ay may mga plano at may narinig kang sana all, huwag ka nang magtataka. Ang iyong mga plano ay hindi yan matutuloy dahil may mga taong maiinggit sa iyo. Kaya ngayon pa lang narinig mo ang aking video, huwag na huwag mong ipagsasabi ang iyong mga plano. Sabihin mo na lamang sa kanila kapag ito ay may resulta na. Kaya yan ang sikreto, dapat ikaw ay maging malihim sa iyong mga plano. Unahin mo muna ang iyong sarili bago mong ikwento sa iba. Saka mo na ipakita kapag meron ng resulta. At ang panglima, ito ay ang last but not the least. Ito yung dapat malakas ang kapit mo sa Panginoong Diyos. Dapat magbalik loob ka na sa Diyos kung gusto mong makamit ang tagumpay sa buhay. Iwanan mo na ang mga kasalanang ginagawa mo sa past mo o kaya sa nakaraan mo. Huwag mo nang balik-balikan ang mga nakaraan paulit-ulit na kasalanan dahil ayaw na ayaw ng Diyos ng ganitong tao. Alam kong may mga ilan sa atin na malaki ang pangarap sa buhay. Subalit nahihirapan ma-achieve o kaya naman nakakamit man nila subalit nawawala lamang ito dahil maaaring meron silang ginagawang mabigat na kasalanan sa Panginoong Diyos o kaya naman meron silang ancestral karma. At yun yung ancestral karma na nabanggit ko sa huli kong vlog. Maaari mo itong panoorin at tingnan ang aking video kung bakit tayo naghihirap. At yan, makikita mo yung ancestral karma ang dahilan. At ang ibang dahilan dito ay kasalanan din ng ating sarili, hindi ng ibang tao. Kaya tayo naghihirap dahil wala tayong paniniwala sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya ng buo. O kaya may doubt or pagdududa tayo na baka hindi ito pakinggan ng Diyos. Huwag kang mag-iisip ng ganyan dahil ang Diyos perpekto. Alam niya kung saan tayo makakabuti o mapapasama. Kung may mga hinihiling kang hindi pa pinapakinggan ng Diyos, dapat magpasalamat ka. Huwag kang magtampo sa Diyos dahil maaaring hindi pa binibigay ng Diyos ang iyong mga pangangailangan dahil maaaring hindi pa ito yung tamang oras
o kaya naman nilalayo ka sa mga masasamang mangyayari. Kaya maghintay ka lamang dahil Diyos ang gagawa ng paraan. Basta gawin mo lamang ang lahat ng iyong makakaya at ikakabuti ng iyong sarili, ng pamilya at ng iyong kapwa. Basta pure heart ka, tutulungan ka ng Diyos. Dapat maganda ang iyong misyon. Kaya dapat meron kang misyon sa buhay na gagawin hanggat ikaw ay nabubuhay. Magiging milyonaryo ka at pakikinggan ka ng Diyos kapag alam ng Diyos na kung ano at kung saan mo gagamitin ang perang ibibigay niya sa iyo. Dahil ayaw ng Diyos na ibibigay niya ang malaking halaga ng salapi sa taong hindi marunong humawak nito. Ibibigay niya ito sa mga taong deserving, mababait, at may mga may busilak na puso. Kaya kung hindi ka pa nakakaranas ng kaginhawahan ngayon, huwag mong sisihin ang sarili mo o ang Diyos. Tatagan mo lamang ang iyong pananampalataya dahil ang Diyos ay nakikinig sa iyo. Tayong lahat ay mahal ng Diyos. Huwag kang mag-isip na ikaw ay nag-iisa ka lang sa mundo o hindi ka mahal ng Diyos. Alam mo bang mahal na mahal tayo ng Diyos? Ang tanging gagawin lang natin ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yun ang solusyon. At dapat magpatawad tayo para makamta natin ang inaasam-asam natin na kaginhawahan. At yan ang limang sikreto na magpapayaman sa'yo. Sana ay natapos mo ang videong ito. Talagang makakamit mo ang tagumpay kapag ginawa mo ang limang ito.